picks natin dito, hindi nga binan si Granger, hindi din pinili si Granger at hindi din naging priority. But at the same time, Rafaela and etong si Granger sa final pick. I think Rafaela, nakita na natin siya dito sa final phase ng pickings. Pero si Granger usually, first phase pa lang napipili na eh. Kailangan na ngayon ng malupit na hero para kay Yowie na tempo controller. I'm thinking somewhere along the lines of Cho or this time Akai. Gusto ko dito sa NXP, ginagamit nila yung strengths talaga ni Yowie. Binibigyan siya ng heroes na pwede siya talagang maging impactful. At nakita na natin to, Yowie ni Akai, napakalupit nung kanyang mga ikot. It was against LPE last week. This time ang NXP, sila yung kanilang lineup gustong matapos agad yung laban, yung sila makakuha ng maraming kills. Para naman sa Omega, meron silang Granger, pati na rin na Claude. Which means na pagdating sa late stages ng game, mukhang sila yung lalamang. Dahil imagine this, dalawa yung core na makikita natin sa kanila. A lot of things has been said dito sa draft na ginawa ng mga teams. And right now, it all comes down to execution. Mm. Parehong teams may plano. Omega Esports, meron silang insurance policy doon sa may Claude. While NXP, all out war ang gusto nila dito gawin sa game number 1. And we will head into the Celestial Palace, ladies and gentlemen. At gagawin na natin itong first game ng Omega Esports versus Next Play Esports. So technically, kung last name nila yung Esports, para magpinsan sila. Technically speaking, diba, tama naman. Ang masasabi ko nga lang, Butters, may tug of war na mangyayari. Mm-hmm. At ang lamang sa unang stages ng ating tug of war ay ang NXP. Kung hindi nila matatapos ang laban, kung hindi nila mapipigilan ang Claude sa pagpa-farm, mahihirapan sila sa late stages ng ating laro. So titingnan natin ngayon kung paano nga ba gagamitin ng NXP ang kanilang advantage in the early stages. Bawal madapa ang NXP sa ngayon. And the way I'm seeing it right now, napilitan kumuha agad ng BMI si Toshi. Wala siya ng Art of Thievery. And sa totoo lang, maganda ring play to para kay Toshi. Kasi alam niya si Rene J, magpipilit yan eh. Kasi knowing na wala siyang BMI, talagang pipilit at pipilit siya yan. Pero si Haze nandito para tumulong ng konti. And kung nakikita nyo, H2O is going to be a pure jungler. Yeah. Ang nagiging problema sa mga teams na nag-roll ng mga parang greedy, sorry, yung mga sobrang advantageous sa side lanes. Kulari Khalid versus Claude, na ang advantage ng early nasa Khalid. Ang gagawin lang ng team na lugi, magtatawag lang ng roamer. So, nakita mo yung ginawa ni Kurt doon? Exactly. Flame shot, tulak, para pigilan yung NXP sa pag-knockaw ng purple buff. Exhort to tumba. Yowie tumatakbo, H2O on the clear na siya kasi doon siya sa kabilang side pumunta. I wonder kung sino yung nakakuha nung buff sa dulo. But yeah, napakagandang adjustment wala kay Cortezi. Tinulungan niya yung teammate niya essentially na mapag-secure ng buff. Or at least hindi nga mapag-invade yung NXP like I said. Pero yung magandang initiation agad mula kay H2O, top lane nakakuha ng kill kay Kenji. Never sasabihin natin magtitipid dito sa H2O if ever alam niyang kaya niya i-takedown. And this is the natural instinct ng isang H2O. Ang taas ng potential na itong player na ito. And right now, we will see kung papasok ba yan into play. Given na hindi siya nandoon sa isa sa mga heroes na usually niyang ginagamit. I like to final blow. Ginamit sa turtle at hindi na makakalapit yung side ng Omega dito. Yung napaka-crucial dun sa pag-kill kay Kenji, ngayon lang siya nag-level 4, which means na ano, nagkaroon nga ng turtle fight, mas lamang mga members ng NXP. Walang pang box out. And we are always saying, kung Granger lineup lang to, kung Granger Rafa, paano nga ba nila sisimulan ang palaisipang ito? Palaisipan nga naman para sa NXP. At ang mahirap dyan, Butters, this is Omega. Yes, nakalamang ang side ng NXP, pero kailangan nilang respetuhin ang mag-ML. Alam naman natin na naipanalo na rin ni Kuya Hayes, a.k.a. Genial Bataanon. Nabigyan na tayo ng gold medal ni Bataanon. Kaya, pati si Villa in Manila. Yun ang advantage din talaga ng Khalid over Claude. And NXP, ginagawa nila yung sinasabi mo dito, Wolf. They are invading itong gubat ng side ng Omega. Pipili lang sila kung anong side. At the same time, ito kasi yung mga heroes sa pwede nilang patayin. Yung kill kay Claude, bonus eh. Ito si Kenji, kaya-kaya nilang bigyan.
Kung nakikita mo dito, grabe, ginamita pa na execute, pero enough damage yung deadly magic. That's para right. I-take down ang Uranus. And looking at Uranus ngayon, silence robe pa lang yan eh. Pero doon sa may likod, nahuli na naman si Toshi. Toshi, ladies and gentlemen, just going down. And ito yung advantage na meron ng NXP na sinasabi ni Wolf kanina, and they're using it to their advantage. Napakaganda ng rotation doon coming out from Yawi. Hindi natin nakita yun, but I'm sure na na-pin down nga niya si Toshi na, ha, kakagamit lang ni Purify. Pero nabigyan pa rin siya. Well, ito naman kasi yung problem. When you're Claude na side lane, lalong-lalo na level 4 ka pala, tas level 6 si Exhort. Matutunaw ka talaga, but speaking of tunaw, yun din. Haze with the Holy Baptism, nahuli si H2O at napigilan sila doon sa kanilang pinaplanong pick-off. At bakit maganda to para sa side ng Omega? Up yung Turtle. And Rene J, go again! Yowie! Goodness! Yowie! Ano yun? Saan nang galing yun? Yowie with the Flicker. Habang umiikot siya, na-flicker niya. Kasi nangyari, naubos talaga yung mga potential dash ni Cartesi. Ginamit niya yung second skill para makabalik dun sa kanyang umbrella. Tapos pumunta dun sa may bush. Tapos tumawid uli. Tapos sabi ni Yawi, wala na. Nahuli ka na sa akin pati buong flicker. Tapos nahuli sa ultimate. And I'm sure na makikita natin sa instant replay nito, brought to you by Oppo A94. Already a very good fight para sa Omega. Sabi ni Yawi, sige, wag ka mag-alala H2, di natin bibigay yung turtle sa kanila. And with this, nakakuha ka ng Rene J with a good zoning at Cartesi, tapos ayun, umikot na habang naka-flicker. Dalawa yung hinuli at hindi nakapag-purify agad si Haze. Exactly. And doon pumasok yung punish and mapupunta kay H2O yung turtle. I mean, yung free Omega turtle na sana. Yes. Nabaliktad pa ni Yawi sa kanilang advantage at nabigay pa niya kay H2O. Ito yung sinasabi natin. Ang galing ni Yawi mag-enable para kay H2O. Kumbaga, exactly. Ito yung ano, combination talaga nila eh. Mm. Iba talaga pag binigyan mo si Yawi ng mga heroes na magsha-shine siya. And I think na-prove dun last week. Rene J finally falling sa may bottom lane pero nakahanda si H2O. Instead, si Yawi inaabangan si RGZ. Better target. Ayun na. Huli ka na. And not pulling the trigger dun kay Kenji. Alam nilang may mas juicy na target doon sa may brush. And Calamity Reaper for H2O. Omega, nahihirapan sila dito i-convert yung kanilang late game lineup into, you know, objectives. Oh. Dito si Haze, Holy Baptism could be a thing. Yeah, sakit daw. Imagine mo si Kenji bilang Uranus, nasasaktan mula sa Harley at this point. Level 7 lang with a Purify. And H2O is level 10. Actually, tignan natin yung mga items dito para malaman natin kung ano nga ba yung binubuo netong Omega. Imagine this, naka-Oracle na etong si Kenji pero nasasaktan pa rin siya. Ito kasi yung problem kapag sobrang nag-snowball yung isang Harley. With the Star Shard, tapos meron ka pang Calamity Reaper. Interesting item of choice para kay James. Casual Deadly Blade, anti-heal, of course. Si Haji yung naging target ni James. Execute na ba to? James, tinamaan Death Sonata. Yawi, trying to go in. Holy Baptism. Nandun sa may area, and meron na namang... Yeah. So, pwede siya makatakas dito if ever gustuhin man niya. Pero, pinihit niya, pero masyado na siyang malalim. Ngayon, nagamit na niya. At may turtle buff din siya, so medyo makunat. And Toshi might get his first kill at andun si Rene J sa likod. Nahuli niya yung kill kay Kagura and Yawi and the others. Tumatakbo. Sila pa ang nabaliktad. Pero si Rene J ang lalaban para sa lahat. And mukhang mas naging malala pa yung initiation ng NXP. Yeah. Doon sa nangyari sa kanila. And at the same time, Wolf, apat na lang talaga din yung NXP doon. Biglang nakabawi ang Omega Esports. Might be overpatient mula kay Rene J, pero ayun, ang sakit na rin itong si Claude. Naka-Demon Hunter Sword. Working his way sa golden stuff by, I would say, mga bandang 8 minutes. Ngayon ay 2 kills na rin. Yung dalawang double kill lang na ngayon. Very important. Na kasi, do take note, yung shutdown gold talaga, mas maganda na sa patch ngayon. Mm-hmm. And natandaan nyo, rubber band effect is a thing. Mm-hmm. Dito ngayon sa MLBB. That's right. Now, doon sa may area sa baba, 60 seconds pa naman yung turtle nandun. H2O, kiniklear niya lang yung waves. Si James, talagang dyan yung pwesto niya. And if ever may chance, ma-shutdown niya na naman dito si Toshi, pwede yon. Pero kung ano man yung napatay kay Toshi na dalawang beses kanina,
nabalik ngayon at nakakuha siya ng dalawang kills din ng kanya din. Gonna be important nandito si Yawi para sa side ng Omega Esports spot ni South. Kaso yun, nung inatake na yung Rock Orsa, alam na may tao doon kasi doon naglakad, papunta doon naglakad yung Rock Orsa. Means na alam nila na nandito si Yawi, pero may movement sa may top lane. H2O. And alam ni H2O na kailangan nila talagang matake down to si Toshi. Hindi pwedeng mataas yung uptime niya. Pero naman kasi, yung NXP, kailangan din nilang isecure yung turtle para sa kanila. If ever makuha ng OMG to, ma-install pa to ng OMG, and probably dun sila sa late game talaga, madali. Ngayon, nandito si NXP, si H2O, nandun na sa turtle, and this is going to be a fast take. Makikita ni Kenji na nandun sa area si H2. And I don't think na yung Omega pwede i-contest to. Sobrang bilis. And lamang pa rin ang NXP, pero kailangan nilang idik-dik itong site ng Omega Esports. Otherwise, bigla nang mapupunta yung pabor sa Omega Esports. Even ngayon, masasabi nga natin, parang nararamdaman mo yung comfort side ng Omega. Lalong lalo na napag-farm si Toshi. At parang lumalaban sila, you know? Lumalaban na sila, hindi katulad kanina nag-turtle lang talaga. I mean, what I mean about turtle is nagtatago lang talaga sila. Ayaw nila lumaban, nagiging passive lang. Kasi may turtle din pala talaga sa game. Ngayon, yung NXP, as aggressive as they are, meron pa rin mga side ng mapa na pag pwedeng pag-farman si Toshi. And hindi naman siya laging nasa alangan. And actually, nakatake pa nga sila ng turret sa taas. Naku po, si James naglakad pata. Hindi mag-ingat ng todo. And si James na ipitin sa may gilid at sabi ng NXP, sige, gawin natin yung dapat natin gawin, kunin natin yung bottom turret. So that is the second turret doon sa may baba, OMG, open na yung bottom side nila. Bigyan na ipit na tito si James and kahit gano'ng kulit ang Benedetta, mabibigyan siya doon. Mabibigyan siya doon. Eh, ang daming, parang lahat ata ng pwede niyang takasan eh, na hold. At si Haze, Haji, and Toshi, tignan mo yung ginagawa naman nila ngayon. Ginagamit nila yung potential ng Rafaela na bigyan sila ng magandang movement speed, and from top to mid, ang bilis nila to the point na muntikan pa mahuli si Exhort. Crucial tong mid lane para sa Perez sa teams. I don't think that they will give it up just yet. Kahit sinong team, be it Omega or NXP, hindi nila ibibigay itong mid lane. Tignan mo naman yung aggressiveness ni H2O. Yun yung kailangan natin mula sa NXP if they do want to secure this game. Kaso unti-unti nang lumiliit yung distansya ng ating gold mula sa Omega and NXP. Pero kailangan mag-ingat din ni H2O eh. Kasi ang daming panghuli sa kanya, Holy That's Baptism, right. Instantaneous. Kapag nabato sa kanya yung payong, automatic, si Kurt Tizzy, magsasanib dun sa payong. Exactly. So, kailangan mag-ingat ni H2O. Yung mga aggressive plays na ginagawa niya kanina, pakaramdam ko kailangan niya i-lessen ng onti yan at dun siya sa mga easy to go pick ups na lang. Instead dun sa mga may chance ang mahuli pa siya. Oh, look at Exhort. Masyado yata maaga. Si Kenji, napigilan naman niya yung Lord. And nakita naman nila kung paano ginagalawan dito. But a flicker in for Yawi, Hajizi. Siya lang ang nahuli pero hindi siya naipit. At si Toshi, babalik dun sa may kabilang area. Alam nilang walang Hurricane Dance. And pwede silang lumaban agad dito if gugustuhin nila. And that is going to be their advantage. Red J! Oho! Going in! Nahuli nila si Hajizi. And perfect timing! Electro Final Blow! And ito ang hinahanap ng NXP! Di man nag-deliver si Yawi, si Rene J naman. Baka Rene J ito mula doon sa may backlines in H2O. All you can do is to zone out Kenji. Free pass na rin ng NXP doon sa may mid lane. And what a collapse. Yung Omega Esports, naging confident sila eh. Parang nabubugaw nila yung NXP kasasabi ni Rene J. Rene J ito. Rene J ito, game sense. Sobrang, ibang-iba to sa Rene J na nakikita natin. Yung dati yung Rene J na nakikita natin, sobrang aggressive na lumalaban talaga agad. Ngayon, cool, calm, calculated, nandun siya sa bush, inaantay niya yung mga kalaban. Nung pumasok si AGC, it's go time. It's go time at walang nagawa si AGC nung time na yun, kundi panoorin na natagalan siya ni Rene J with that raging sandstorm. And if I'm not mistaken, Butters, tiniming din ng NXP na unahin muna yung mid lane turret, tapos Lord, sakto 12 minutes para may talon na si Luminous Lord. Timing is everything. At yun ito nga, pinapakita ng Next Play Esports kung ano kaya nilang gawin. Sila Toshi talagang binamadali nilang i-clear yung minion waves. And nandun si Energy sa baba,
si James na sa taas and attack from all sides of the map. Yun ang hinahabol ng NXP and magko-collapse sila dito sa may gitna. There is a chance na makahanap ng magandang pwesto si Renegade pero masaspatan na siya dito nila Kenji. Oh, Yowie! Oh! Play after play, NXP Sports Omega! Nawawala sila dito sa mga play na ginagawa ng NXP. Nahuli si H2O. Pero nandito pa rin yung Lord. James, nandito sa may area. And hindi na nila pipili to. Alam nila yung main damage output nila ay wala na. What a play from Cortese. Sacrificing yung kanyang buhay for the better good. Dahil nga naman mapag-depensa ang Omega Esports sa may bottom lane. Although yung mid lane hindi. Oh, si Haze. Si Haze ang nahuli. Pero Yowie. Magiging patient siya. Sobrang patient niya. Pero sabi ni Exhort, ako naman ang gagawa ng play. Exhort will go down. Hajeezy will get the shutdown. Pero yung buong NXP gumagawa ng sariling play. Showtime talaga mula sa NXP. Kanya-kanyang mga paggawa ng pangarap, kumbaga. But do you take note, planado pa rin naman yun. There were sacrifices mula sa NXP. At naiintindihan na nila na at this point, kailangan na nila talagang tapusin yung laban. Kailangan nilang kumuha ng as much turrets as possible. Nakuha sila ng plate sa may bottom lane at hindi pa tapos si Renegade. Renegade with the sticker. At kung makikita nyo kung paano yung gamitin yung brush, I think yun yung pinakakulang talaga dito sa side ng Omega. Wala silang pang face check. Wala silang pang check ng mga brush. And si James dito pumapasok na rin, gumagawa ng sariling pangarap. Pero hindi kakayanin ang damage output niya. Kanya-kanyang ano eh, no? Palupitan na gano'n. Kumbaga, sige. Palupitan ng pangarap. Ikaw muna. Sige, ako naman. Pakita ko sa'yo anong gusto kong marating. And si H2O. At this point, siya na yung damage dealer. Ang questionable nga lang sa NXP is, wala silang hard tower lockdown na pwedeng nilang papatay. Kunwari, imagine this. For OMG, meron silang Granger at Claude na mabilis mag-takedown ng Torre. I mean, obviously, yung isang Harley, mabilis mag-take ng Torre, kuna kapag-free hit, pero hindi niya mag-match yung mga marksman, for example. So, for NXP, imperative na makakuha sila ng wipeout o kaya ng man advantage para makapush ng Torre pa. Tignan mo si James at si Kenji going at it, at sila yung featured players natin kanina. And as things stand right now, mas nagiging effective si James para sa game na to. I wanna say yes. Kung walang nga pang face check ang Omega Esports, meron naman silang BMI, pati yung payong, na pang, so far, yun yung ginagamit nila pang pang check kung may tao nga mala sa NXP. Pero kung walang yan, kasi kailangan din nila parehas na BMI, pati yung payong sa mga teamfights. And si Kenji, have to be careful! And Kenji, hindi kakayarin ng damage ng Deadly Magic yan. Pero in the process, makukuha ng NXP yung purple buff ni Hajeezy. Binigay nila kay Exhort. Actually, binigay kay Exhort. Tamang-tama din. Naghihintay ng flicker. Ayun, meron na palang flicker dito si Exhort, which means na pwede na sila ulit gumawa ng Ruby DD play. Alam ang ginawa niya din kanina. And talagang yung term na yun eh, no? Oo nga. Naging na-coin na siya eh. Nadikit na siya kay Ruby DD talaga. And actually, kahit yung mga players ginagamit na rin. Oo. Kahit dito sa Pilipinas, yun yung play nila. Iconic, iconic. The iconic play. Oy, si Yowie! Pumasok dun sa liba! Naku po, tatlo. Pero meron siyang immortality. Exhort. Sabi ni Exhort, eto na, Ruby DD play. Let's go. Renegade, nandun sa may pinakalikod. Hindi siya nagmamadali. And binabantay niya si H2. Oh, what a play from Exhort. And what a play, ladies and gentlemen. Yung NXP working as a unit, not as individuals. Boy si H2! Buhay si H2. Parang ihipan mo na lang ata si H2. Tumba na yan eh. Pero hindi, buhay pa rin. Ganun yung nangyari sa NXP. Showtime na tigisa sila. Kumbaga, intermission number. Ako muna, tapos ikaw. Nagpakita kila si Yowie. Tas bait lang pala yun. Nag-Ruby DD play si Exhort para makaligtas. Nag-Winter Truncheon. Tapos si H2 naman. At ngayon, zero na si Toshi para mag-tower lock. And NXP, they will take it even. Wow.